Tatak Pinoy. Pinoy, loud and proud, brings you Out of Town with Kabayan Rico. It's the segment that would give you an opportunity to discover life in other parts of the globe. It's a weekly communication with other Filipinos in other countries to know the activities of the Filipino community, their entertainment, the tourist attractions, and the opportunity to work as an OFW. Out of Town with Kabayan Rico. Here now is this week's episode. We Filipinos would love to travel to other countries to explore possibilities of finding a greener pasture. If given the opportunity to visit a country of our choice, we will definitely grab it with a sense of urgency. But with the current situation that we are facing, travels are put on hold because of travel bans imposed by different countries. To let you discover the beauty of other countries and the employment opportunities during this pandemic, we created the segment of Out of Town with Kabayan Rico. Magandang gabi mga kababayan, saan mang panig sa mundo, nagbabalik ang inyong lingkod. Kabayan Rico ng Tatak Pinoy, loud and proud. It's a Wednesday night at ito na naman ang Out of Town with Kabayan Rico. At kasama natin ang sikat na Pinoy sa Jordan. I'm talking about Lucy. Tingnan natin kung ready na ba si Lucy. Magandang gabi, Luz! How are you? Magandang gabi po. Oh, batiin mo naman yung mga kaibigan nating nanonood. Magandang gabi po sa ating lahat, lalo na mga taga-Amman, Jordan. It's my pleasure to be part of the Tatak Pinoy, loud and proud. And of course, sa mga taga-Dubai and all over the world watching that loud and proud. It's my honor and privilege to be here. Los, meron ka bang kaibigan dito sa United Arab Emirates? Mayroon po, mga... si Engineer Ramon. Batiin mo. Batiin mo. Isa lang ba? At Tatak Pinoy. Oo. Magbati ka nga ng mga organization dyan sa Jordan. Batiin mo. Binabati ko po lahat ang mga organization na nandito sa Jordan. Ang the Federation of Filipino Association, of course. The United Filipino Organization and the PhilOrg.
Bawat organization po, mayroon po silang... Ilan ba mga organization natin dyan? Ang dami po. O, banggitin mo, Maadli. Banggitin mo yung mga names ng organization. Baka magtatampo yan. Under po ng ano ng PIPA, mayroon po kaming the caregiver groups. The, okay. We call this the Kampi, kami ang mga Pinoy. The Jordan Chapter Organization. The Pilipino isang layunin para sa mamamayan. The Sino pa ang kilala mo? Banggitin mo na lang yung mga pangalan. Baka, oh. Kasi ang dami-dami, I cannot say all the names for the different organizations. So I have only mentioning the three mother organization, which is Umbrella, okay. The PIPA, mm-hmm. The UFO, and the PILORM. Mm-hmm. And para the FBI, of course. Mm-hmm. Guardian. Okay. Oh, yeah. May guardians din and dito. And the Muslim brothers. Mm-hmm. Para sa kaalaman ng mga nanonood sa atin ngayon, this is the segment known as Out of Town with Kabayan Rico. At kasama natin ang ating kaibigan sa Jordan na si Lucy. Lucy Obejas. Ang real name daw niya, Luciana. Pero gusto ko Lucy para short. Oo. Luz, ilang taon ka na ba dyan sa Jordan? At bakit yan ang pinili mo at hindi Dubai? Actually, andito na ako sa Jordan for almost 15 years. Uy, ang tagal, 15 years? Yes, it's not a choice that I came. It is by the will of God. Actually, It was like a dice I throw when I decided working abroad. In fact, I have a nice work in Philippines and it was one of my friends encouraged me to work abroad. And then, luckily, nagbigay lang ako ng application sa isang travel agency sa Pilipinas. Then out of the blue, I was given the visa and working permit coming to Amman, Jordan. Curious lang ako. Alam mo ba ang Tagalog ng curious? Chismoso. Aray. Los, ano ang last work mo sa Pilipinas bago ka umalis? At that time, I was working as a sales assistant sa Lipanto Trading Corporation sa Cavite. Nako, established name, pero bakit mo iniwan? Ha? Kasi ano, meron kasi yung mga Filipino by nature. Gusto kasi natin yung adventure. Oh. At that time, I was just trying what is life abroad. Noong nandito na ako, na-realize ko it was a wrong... Parang nagsisi ako for the 3 to 6 months, bakit ako nandito sa abroad. Since I was already in abroad, sabi ko, hindi na ako pwede, it's like, there's no turn back. Nandito na ako eh. Kaya, ano ang unang work mo dyan? Nung nag-apply ko sa Pilipinas noon, di ko alam anong trabaho. But ang sabi nila, nagtrabaho ako dito as a sales lady sa isang mall. Yun lang ang isang mall that time. We back 2005. Nung dumating ka dyan, Luz, hindi ka ba naka-experience ng loneliness or homesickness which majority are experiencing as well? I suffered for that. 3 to 6 months. In fact, I was thinking to go back home. And I cried a lot. Paano mo na-overcome ang homesickness? Because I have faith in my heart that nandito na ako eh. Itatry ko ano ang mayroon. Okay, then after that's good. 2 to 3 months, I decided na I enjoy the community. So I was given a chance na makita ko ang Filipino community when I go to church every Saturday. That is what one of my hiningi ko lang sa employer ko na sana makahanap ako ng simbahan. And they allowed me to go to the church and I cried in front of the Mama Mary in Sweet Pia. Then after a year, I volunteer as a catechist. Then I establish an organization which is the Female Association for Community Excellence. That was 2006. Then in 2007, I asked my employer that I could be able to find another job. And then they allow me to go out because at that time, my salary is only $200.
Napakaliit sa sahod year yun? Anong year yung $200 mo? 2005, pero single ka pa during the time. Aray, until now. ay. Ako, alam ko kung bakit ka single until now. You are picky. Bakit? Oh, mapili. Oh, aray. Grabe ka. Mapili. Oh. Wala lang akong nakikita. Kaya nga. Hindi pa pinadala ng Diyos ang para sa akin. Oh, yun talaga. Oh. Huwag magmadali. No? Mahirap yung matisod tayo. Diba? You will fall into the wrong hands, so take it easy, keep meron it cool. Meron kasi akong nakita, just a day ago, maybe last yesterday, meron akong nakita, sabi, ang nagmamadali daw mga mag-asawa, hindi na mamatay. Pero ang nag-ano? Pag waiting for your right man, hindi ka mamamatay, pero mamamatay ka if you marry a wrong person. Exactly. Oo, para maganda yung hindi ka nagmamadali para hindi ka kakanta ng kanta ni England Dan at John Ford Coley na it is sad to belong to someone else when the right one comes along. Di ba? Kaya hindi ka magsisisi. Oo, di ba? Oo. Lucy, we will be back in a short while. Meantime, pasalamatan ko muna yung sponsor natin, ang LBC, na meron silang Beyond the Box. Enjoy exclusive discounts from Darcy Flowers. Candy Floss Bouquet, instead of the usual price of $360, it's only $180. And not only that, yung isa pang offer, Uno and Klein Sets, the usual price is $399. If you are a sender of LBC, meron tayong Beyond the Box offer na $279. At pag mag-enroll ka ng Culinary Level 4, 1 to 4, no? Culinary Level 1 to 4, instead of 1 to, ang babayaran mo is $1,080 na lang from Philbridge Training Center and LBC. Now, back to Lucy! Now, Luz, ilan ba ang mga Pilipino dyan sa Jordan? Meron natang problema ang internet ni Lucy. Lucy, naririnig mo ako? Luz? Aray, sabi Luz, ko sa iyo. Yeah. Luz, we are live now. You are yes, live. Ilan ang Pilipino dyan sa Jordan? Luz? Currently, ang Pilipino sa Jordan is around 39,000. That is documented. Okay. Pero marami pa undocumented. Mm-hmm. Marami pa rin undocumented pala. Oo. Sa yes, sir. Lahat, ano ba ang mga karamihang yes, sir, trabaho? Kita. Oh, ano ba ang karamihang yes. trabaho ng mga Pinoy diyan? Los, ano ang karamihang trabaho? Yes, sir. Ano ang karamihang trabaho ng mga Pinoy diyan? 95% household services worker. 5% mga natatrabaho sa restaurant at saka sa hotels. Ah, okay. Dito sa Dubai, Luz, meron kaming day off normally on a Friday. Diyan sa Jordan, ano ba ang araw ng day off ng mga workers diyan? Ah, dito Friday. Friday. O, pareho din pala, no? Oo. Dito, ang pinakamalaking dalawang event sa United Arab Emirates, we are celebrating Philippine Independence Day at saka sa December, Bayanihan. Diyan sa Jordan, ano ba ang mga activities natin diyan, na lalo na pag andyan si Consul Ferdy Flores? Actually, nagkaroon kami dito ng malaking event way back 2016 and 18. It was Independence Day. Supposedly this year, meron kaming malaking event. In fact, we've been starting the practice since November. But because of the pandemic, hindi natuloy kasi hindi allowed magkaroon ng activities. Mahirap, no? Kasi social distancing nga eh. At saka bawal mag-organize ng mga events na you are gathering people. Dito, bawal na bawal sa United Arab Emirates. Pag day off ba dyan, halimbawa day off, no, Friday, ano ang normaling ginagawa ng mga tao dyan, Luz? Actually, dito sa amin, pag Friday, meron kami sa federation namin, meron kami volleyball and basketball in the morning.
hanggang from 8 to 2. Then after that, mayroon kaming tawag nito, mayroon kaming mga birthday parties. Tapos pinaka big event ng bawat organization is the anniversary. Ay, yun ang ginagawa event, namin no? Every Friday. Mm. Malalaking event 'yan. By the way, Luz, we are inviting your friends there to like and follow the Tatak Pinoy Facebook page. I-follow nila. It's an informative page. Meron tayong restaurant deals and updates, Pinoy special events. Meron tayong love and relationship. Meron tayong safety talk para sa mga safety officer. Maraming motivational videos at sports events. So, pakisabi ng mga kapatid natin dyan, yung mga 39,000 Filipinos sa Jordan to follow the Tatak Pinoy page kasi marami tayong learning experience na makukuha natin. Back to our discussion pala. Ano ba ang, nabanggit mo na yung Libangan, no? May mga organization. Ano ang mga tourist spots na mapuntahan ng mga tao pagpupunta ng Jordan? Kasi kilalang kilala sa Bible, nami-mention talaga yung Jordan River, di ba? So ano yung mga pwedeng puntahan dyan, Luz? Actually, pagdating mo na naman, mayroon ka kaagad mapupuntahan na yung Citadel. Okay, ano ba ang Citadel? Tapos yung, tapos yung Roman Amphitheater ng city, yung city ng sa Albalad. Okay. Then, meron kang, yung pinaka, Seven Wonders, yung Petra. Oo. Kung saan inano doon yung filming ng maraming movies at saka yung Wadi Rum. Okay. Tapos yung ano baptismal site, yun na yung ano, yung river. Jordan River. Mm. At saka yung Moses, Mount Nebo. So, yan talaga ang pinupuntahan ng mga tao dyan. Tapos Giraffe. Oo. Ano ang karamihang turistang pumupunta dyan, Luz, sa Jordan? Open kasi siya eh. Minsan maraming Pilipino from all over the world, from America, from Europe, Philippines. Mm. Tapos yung iba-ibang country dumarating dito din. Marami. Pilgrimage nila dito. Yung mga hotel ba dyan, meron bang hotel na mura? Mayroon dito kung tinatawag nila hostel. Apartel. Mm. So, mayroon dito 25 GD lang yung kanyang every night. Okay. Ano siya, mayroon na siyang fully furnished. Hindi nga lang kalakihan, maliit lang siya. Parang, ano lang siya, tawag nito, studio. Okay. Ang hotels kasi dito, 100 GD. Mm. Pero ano mayroon na siyang breakfast, mayroon ng everything. Pero kung yung affordable lang, mayroon siyang 25 GD lang in a night. Oo, ayan. Yan para, yan ang mapuntahan nila pagpupunta ng Jordan. Oo. Oo, tapos kung pupunta sila ng Petra, mayroon din doon affordable na mga hotels. Okay. Or pupunta sila ng Wadi Rum, mayroon tinatawag na mga tent kung saan magbabayad sila ng 35 GD, mayroon na yung kasamang breakfast, dinner, breakfast and tour sa deserto. Ah, maganda pala. Oo. Alam mo, marami tayong mga Pilipino, sigurado ako na may plano din yung magbabakasyon din. Yung hindi pa nakapunta ng Dubai, Luz, I'd like to show you a video na nagpapakita kung ano yung makikita nila pagpupunta dito sa United Arab Emirates. So, tingnan natin kung ano ang meron dito sa United Arab Emirates. Here now is Dubai's major tourist attractions. Burj Khalifa, Burj Al Arab, Atlantis the Palm, Butterfly Garden, Global Village, Miracle Garden, Dubai Frame, Dubai Aquarium, Dubai Creek, Ski Dubai, Dubai Parks and Resort, Dubai Opera, Dubai Mall, Mall of the Emirates, IMG World, Dubai Gold Zoo, Dubai Skydiving, Desert Safari, Dubai Safari Park, Laguna Water Park, Wild Wadi, Madinah Jumeirah, Grand Mosque, and Aqua Venture. We also have the Abu Dhabi tourist attractions.
Emirates Palace, Sheikh Zayed Grand Mosque, Louvre Museum, Emirates Park Zoo, Yas Water World, Warner Brothers World, Yas Island, Ferrari World, Falcon Hospital, Sir Banias Island Reserve, Mangrove Kayaking, Boat Tours, Heritage Village, Capitol Gate, Sheikh Zayed Bridge, and Marina Mall. The Emirates of Ajman also gives you scenic spots for you to visit. Ajman Beaches, Al Zara District, Dow Building, Ajman Marina, Wasit Wetland, Aqua Bounds, Oasis Camp, and Marsa Ajman. The Emirates of Sharjah invites you to visit the following places: Sharjah Museum, Sharjah Port, Sharjah Aquarium, Adventureland, the Science Museum, Arabia's Wildlife, Mamzar Beach, and Al-Mahalla Museum. Many tourist destinations await you in Om Al-Quain, the Fort Museum, Falad's Al-Mu'alla, Emirates Motorplex, Sinia Island, Dreamland, Abandoned IL-76, Marine Club, and the Aquarium. Ras Al Khaimah also gives you a view of its tourist attraction, National Museum, Khat Hot Spring, Sakhar Park, Iceland Water Park, The Falcon Show, Al Sawan Racetrack, Daya Fort, and the Pearl Museum. The Emirates of Al Ain invites you to see the tourist attractions: Jebel Hafit, Al Ain Zoo, Al Ain Oasis, Palace Museum, Camel Race, Camel Market, National Museum, and the Public Garden. Yan ang makikita natin, Luz, sa United Arab Emirates. So, yan ang mga tourist attraction. Let's continue our discussion, Discovering Jordan. Ano ba ang allowed ba, halimbawa, may Pinoy na pupunta dyan on visit or tourist visa? Allowed ba na pagdating dyan, makahanap ng trabaho? Luz? Actually, most of them na pumupunta dito ay mga tourist visa. Pero mas prepared probably kung mayroon na kayong agency para pagdating nyo dito, matatransfer na kaagad kayo into para working permit. Pero most of them, nagkakaroon muna ng tourist visa. So allowed palang makahanap dyan ng trabaho kahit turista ka? Yes. Tingnan nga natin kung sinong nanonood sa atin. Batiin natin, Luz. Fatum Amira is watching. Oh, my friend Dennis Rojas is watching. Darwin Parilia, Angie Reyes from the Philippines. So, 10 years there sa Jordan before. Next Ray of LBC. Oh, Angie Amado Reyes, Rosalie Armas Litada. Oh, yung mga nanonood sa atin. Mga kaibigan mo, baka meron ka pang nalimutang gustong batiin, no? Baka magtatampo yan. Lahat ng mga kaibigan ko dito sa Amman, actually halos lahat sila po. Si Rowena Cordero, si Jocelyn Venez na natagpo sa embahada, sina Ann, sina Mary Lou, ang JCO group ko, ang dami po, sina Normie, si Nori at saka si Ethan, lahat po ng mga FIFA family. Oo, manood saka kayo sa beauty ko. Oo, dapat lang na i-share nila ang video kasi pag yung mag-share dyan sa Jordan, bibigyan ko ng copy ng libro ko na The 12 Habits of Highly Successful OFWs. Padadalhan ko ng PDF copy ng libro. Basta i-share nila itong video na makikita yung beauty ni Lucy Obejas from Amman, Jordan. Oo. Luz, meron akong ano ba ang requirement para makapunta ng kwan ng Jordan? Magkano ang visa? Available ba upon arrival or upon arrival? Kasi ito lang kasi kung sa Dubai meron ka ng working residency, pupunta ka lang sa consulate ng Jordan. Tapos okay, bibigyan pagdating mo kasi dito, bibigyan ka kasi ng ano ng upon arrival ang kanilang visa dito. Magkano naman? Siguro 20 to 40 GD ang bayad niya. Okay.
40 GD is how much in dollars? It is around $55. Oh, kayang-kaya, affordable na yan sa mga OFW. Yeah. Oh. Kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 20 lang ata or it's approximate 55 dollars. Ano ang effect ng COVID-19 diyan sa Amman, Jordan nung nag-umpisa? Nagkaroon ba kayo ng lockdown diyan, Luz? Yeah, malaking epekto ang COVID lalo na sa Filipino community kasi dito nagkaroon ng mga wala kaming sahod, walang mga trabaho. Kasi mostly ng Pilipino ay nagtatrabaho sila sa bahay kung saan part-timer. Kung wala kang regular work, oo. During the pandemic, they are the first vulnerable. Sila yung apektadong masyado ng COVID. Tapos maraming walang sahod, naging 50%. Tapos yung mga salong kasi si walang nagpapa, pumupunta sa salon. So, hindi sila nabayaran ng buo, 50%. Pero sa awa ng Diyos, pag nag-open after a month, nagkakuha naman sila at nagsimula uli yung kanilang mga trabaho. Pero they were mga apektado talaga totally. Ah, okay. Meron bang dito kasi, hindi lang kilala ang Pinoy as an OFW or worker. Meron ding mga Pinoy na naging successful na entrepreneur or negosyante. Diyan ba may mga Pinoy na negosyante? Meron ditong may-ari ng restaurant. Meron kasi kami dito Pinoy restaurant dito at saka kainan sa Duwar. Meron din mga beauty care. Okay. Mayroong 3-5 dito ang mga Pilipinong maganda naman ang kanilang business. At saka mayroon may-ari ng ano ng beauty salon. Ah. Ng mga Pilipino 'yan. Oo, meron na nanonood sa atin Janet Arnaiz, galing daw siya sa Jordan. Oo, Ann Carrillo. Opo. Watching from Jordan. Kilala mo ito si Ann Carrillo kasi from Jordan. No? Ann Carrillo is my best friend. Ah, kaya pala nanonood talaga. Oh, otherwise, aawayan mo si yan Janet, pag hindi manonood. Si Janet is ano yan siya. From, embassy din siya nag-work before. Ah, okay. Sa consular. Mm-mm. Ano ang mga bawal dyan na gagawin during the pandemic or during the lockdown, Lucy? Ang ano kasi yun, yung kailangan mag-wear ka ng mask. Okay. Club, yun ang mga unang ginawa namin noon nung pinagbawal ng gobyerno. Tapos yung nagkaroon kami ng observe ng social distancing. Hindi ka basta-basta makakapasok sa mga groceries. Kailangan as in may mask, may gloves, tapos limited ang tao sa loob. Yun talaga, pareho lang talaga dito, no? Tapos gathering, social... hindi pwede kami magkaroon ng mga parties at that time. Even now, meron limited bang, pa rin. Luz, meron bang imbahada dyan sa Jordan? Yes, meron po. Ang bait po ng aming, ang bait ng aming ambassador dito sa Jordan, si Ambassador Ahmad Sakam. Lalo na si Ferdinand Flores. Oy, mabait talaga yan si Consul Ferdy Flores. Oo. Yan, mabait talaga yan. Kaya nga, namimiss namin yan nung umalis dito eh. Kaya nga, swerte nga namin na mayroon kaming mabait na ambassador na naging partner ng aming mabait at gwapong Consul General. Yan. Napakaswerte ninyo. Kami sa Dubai, meron din kaming mabait na Consul General at mabait na ambassadress. Oo. Kaya pareho tayong maswerte. Oo. Meron ko akong i-remind ko ulit yung mga ka-LBC ko na they need to take advantage of the beyond the box offer of LBC dito sa Dubai. Darcy Flowers, you can buy candy floss bouquet for only 180 instead of 360. You can buy jewelry at Alab for only 580 yung Alab gold pearl set instead of 1380.
And hindi lang yan, kung gusto niyo mag-aral ng culinary level 1 to 4 instead of 1 to 1,080 na lang sa Philbert Training Center. At sa uno, meron tayong unclined set na 399 now because of LBC 279. Yan ang beyond the box offer from LBC. Now, balik to Lucy. Oh, Los, ano ba yes, ang mga activities ng embassy natin dyan? Embassy help a lot for the Filipino community, especially during the pandemic. Kasi after the yung nagkaroon na ng lockdown and it was the Filipino community are suffering regarding the food actually. Then the Philippine Embassy together with the Philippine Overseas Labor Office headed by Ambassador Sakam with assessment of our Consul General Ferdinand Flores and Labat John Razul, nagkaroon po ng initiative ang Embahada ng Pilipinas na magkapag-distribute po ng around 5,500 relief goods sa aming sa mga OFW dito. Uy, maganda. Oo. Ayuda. Ayuda sa bayan. Marami tayong mga Pinoy na matagal na rin sa ibang bansa, no? Merong umabot na ng 15 years, yung iba 20 years, yung iba 25 years, pero wala pa rin nangyayari sa buhay, no? I'm sure na meron ka rin mga kaibigan na nangyayari din na matagal na rin, no? Ano ang advice mo sa mga Pinoy para hindi masayang yung pagstay nila sa ibang bansa working as an OFW? Yun bang pag-uwi mo may pera ka? So, anong advice ang pwede mong maibigay dyan? Actually, yung mas maganda kasi, una kasing i-invest mo is to have your own house, bahay mo. Kasi kahit ilang taon tayo sa abroad, we'll go back to where we belong. We'll come back to our place. So una ay kailangan mayroon kang sariling bahay. Pangalawa is you have to save some money for you to start your new life when you go back to Philippines after you work. Kasi kasama yan, when you leave your country, kasama mo siya sa one of your dream is magkaroon ka ng magandang buhay. Hindi yung umalis ka, naghirap ka, babalik kang mahirap. So, yun. You already naman or you already in the country where you were, try your best to find a way for you to earn money and save for you to start your life back to Philippines. Oh. Kasi mahirap. Da. Yan ang gusto ko, unang... Alam mo, gusto ko yung sinabi mo, no? Dapat pagbalik mo sa Pilipinas, ibang tao ka na, hindi yung ganoon ka pa rin nung ikaw umalis. Di ba? Yes, that's why, yun nga yung, when I leave, nung nandito ko sa Jordan ng 3 to 6 months that I have the feelings na ayaw ko na. But I have the faith and strong determination. Nandito na ako eh. Why should I turn back? I already crossed the bridge. Oh. So kailangan ko nang tahagin ano ang mayroon nandito. So na nandito na ako, kailangan kong mag-adjust. Kailangan mong i-ano kung ano ang mas maganda na ikakabuti sa iyo for the future. Hindi naman kailangan nag-abroad ka to find someone. Kasama na 'yan. No, but you have yan, to make yourself that is prepared, that time will come, that you will go home to your place na mayroon kang sariling konting negosyo, kahit naman lang sari-sari store, may sarili kang bahay na masasabi mo, this is it. Yun. Bilib ako that talaga sa advice successful mo. Na mabibigay mo sa sarili mo. Mm. Hindi na yung it's not nice that it's not good that you go to abroad just for fun. Nandito ako sa abroad, tapos na nakita ko ng Jordan that that's enough. No. You have to make yourself that you have kumbaga it's a change of your life. When you go back to your place, at least there's changes. Yan ang maganda. Oo. By the way, Lucy, I'd like to invite your friends there to join me every Friday morning. Total day off naman eh, no? May entertainment tayo. I have a program every Friday at 9 o'clock in the morning. Ito yung Rick in the Morning. Bakit kayo manood? Dahil namimigay ako ng libreng loads. Meron tayong gift voucher ng restaurant, gift voucher sa salon, at saka ang daming entertainment. Marami tayong mga
singers dito sa United Arab Emirates. So kahit nasa Jordan sila, makikita nila na, uy, ang ganda pala ng program ni Kabayan Rico kasi makikita natin yung mga singers. In fact, sinabi ko na i-feature ko yung ibang singers natin dyan sa Jordan ngayong Friday. So hihintayin ko yung names ng mga singer na ibibigay mo. That's about it for our segment, Out of Town with Kabayan Rico. Any parting words, Luz, sa mga nanonood sa atin? Pasalamatan mo. Una't lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng nanonood ng Tatak Pinoy Loud and Proud. At sa aking, of course, sa aking friend na si Jocelyn Binis na binigyan ako ng authority to be here at her house. And my friend Jos Rowena Cordero to be my video cam. Siya po yung nag-aano sa akin na nagka-camera. So when I was surprised this morning when you told me that you have to interview, and I said, I have to go to the house of my friend because the light was nice and I will look beautiful when you interview. So he was too surprised when I, Joe, pupunta ko sa bahay mo, doon ako magpapa-interview kasi maganda yung light mo. Di ba maganda ako? So maraming salamat, Lucy, and I'd like to thank Consul Ferdy Flores for connecting me to Lucy. Shout out to Rosalie. Oh. Rosalie Armas sa Dubai. Oh, Rose of Dubai. Oh, bumabati sa iyo si Lucy Obejas. Oh. Lucy, Rosalie, maraming salamat. From Jocelyn Binis. Naputo. Ayan, oh. Maraming salamat for joining me tonight, Lucy. And send my regards to the rest of your members of the Filipino organization in Amman, Jordan. Ito po si Kabayan Rico ng Tatak Pinoy, Loud and Proud. Labis na nagpapasalamat for the kaibigan natin, all those who are watching us anywhere in the world. Ito po ang ating weekly segment, giving you an opportunity to have a glimpse of what's life in other countries, yung mga life ng Filipino communities natin. At ngayong gabi, na ibahagi natin through Lucy Obejas kung ano ang life ng Filipinos sa Jordan, anong mga opportunities ang naghihintay sa ating mga Pinoy sa Jordan. So maraming salamat po for joining me. And I will see you on Friday morning for Rick in the Morning and yung 6 o'clock ng gabi, yung KKK natin, Karunungan at Kaalaman sa Kaunlaran. I have an invitation from Josie Kunlo, my partner. Subscribe to her YouTube channel, Love Josie. Lalo na yung mga babae dyan na gusto nyong malaman ang sikreto kung ano ba talaga yung mga masasarap na pagkain na pwede nyong ihain sa inyong mga loved ones. Kaya join, subscribe to her channel, Love Josie. And don't forget to follow the Tatak Pinoy Loud and Proud Facebook page. Remember, Tatak Pinoy Loud and Proud. Follow the page and subscribe to our YouTube channel as well. It's an informative channel, Tatak Pinoy UAE. So, maraming salamat mga kababayan. Ito po si Kabayan Rico ng Tatak Pinoy Loud and Proud saying hanggang sa muli nating pagkikita. Don't forget, dito lang yan sa Tatak Pinoy every Wednesday at 8 p.m. Out of Town with Kabayan Rico. Good night, and don't forget, before you close your eyes, pray, and the next day, upon waking up in the morning, thank God for giving you another life to enjoy His creation and give you an opportunity to find and look for a better opportunities in life. Dahil it's only God who can give you a better opportunity, lalo na pag nasa ibang bansa ka. Maraming salamat. Again, good night.